Ilang minuto pa'y natanaw ko na ang mansyon nila. Thanks God! Malakas sa sambit ko sa aking sarili. Nang malapit na ako sa pinto, sinisigaw ko na ang pangalan ni Bella. But that weird woman won't hear me. Kaya naman na makapasok agad kong inhiga si Monica Rauch kahit na nga babasang-basa ang damit niya. Ano nangyari dyan? Tanong ni Bella na biglang sumulpot na hindi ko man lang namalayan. Hindi ko siya pinansin. Tuloy-tuloy nagdial sa telepono para tumawag ng doktor. Because I think Monica was sick. She had fever, but I just don't know why. Napasma kaya siya kanina sa biglang pagligo niya? Hala, baka may lagnat to. Anong ginawa niyo? San ba kayo nanggaling? Sunod-sunod pang tanong ni Bella. Nahawa yata sa'yo si Monica. Giit niya pa. Nagpunta lang kami sa falls tapos naligo. Pagkatapos nun, nawalan siya ng malay. Pagpapaliwanag ko naman. I skipped the part that we made love. Dahil baka kapag pati yun, sinabi ko'y baka bigla akong sabunutan ni Bella. Tinawag naman ni Bella ang mayordoma nila ni Monica bago pinalipat si Monica sa salid nito. Habang ako naman ay nagdesisyon naman ng huwag maligo para makapagpalit na rin ng damit. Habang nasa shower ako, hindi ko mapigilang isipin ang nangyari sa amin ni Monica kanina. Iyon ang unang beses na nagmahal ako sa babaeng pinakamamahal ko. Nakakakontento. Nakakaramdam ako ng saya at kasiyahan. Naramdaman ko rin na ako rin ang pinakaswerteng tao, knowing that Monica is still innocent at all. Kinuha ko yung V-card niya at gusto ko pa siyang hawakan. Hagkan at manligaw hanggang madaling araw. Peste, kinikilig ako sa maganda kong kasambahay. Sambit ko sa aking sarili. Nang matapos ako, kaagad na akong pumunta na salid ni Monica na hanggang ngayon tulog pa. While Bella, she was seriously staring on Monica's face and body. Hoy lalaki, halika nga rito. Tawag niya sa akin sabay ng pagkumpas ng kamay, hudyat para palapitin ako. Anong problema mo? Maang natanong ko naman sa kanya. May ginawa ba kayong kababalaghan ni Monica? Kuryosong tanong niyang nakakunot pa ang noo. Di naman ako nakasagot kaagad dahil hindi ko alam kung ano bang kababalaghan ang tinutukoy niya. What do you mean about that kababalaghan? Balik tanong ko rin sa kanya. Di naman ako tulad nila na kulang na lamang ay katayin ako ng buhay na nagkasakit ako. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Leonardo. Nakikita ko may kulay pula sa leeg, balikat at katawan si Monica. Mali ko ba kung saan umabot yung makasalanang ngisi mo? Bakit pati taas ng hita na sira ulong to, may kulay pulang marka rin? Mahaba pa at sunod-sunod niyang litanya na halos ikabula ng buong mukha ko. Ganito ba talaga kabulgar ang bibig ng babaeng ito? Sasabihin niyang gusto niyang sabihin ng walang kaabog-abog. Umamin ka, nagtutot na kayo no? Dagdag niya pa bago ko pinanlakihan ng mata. What do you mean by tutot? Maang natanong ko na naman sa kanya. Duh, Leonardo, gusto mo ba talaga ipangalandakan ko pa? Muli niyang tanong. Napahilot na lang ako sa sentido ko at tumango dahil alam ko namang ipipilit niya pa rin ang gusto niya at hindi ako mananalo sa kawirdahan niya. Na makita niyang pagtango ko, katakot-takot na sigaw ang pinakawalan niya. What the? Kulang na lang mabasag ang eardrums ko sa tindi ng tinis ng boses niya. Bayaw, ano? Ginalingan mo ba? Peste, kala ko naman kung ano sasabihin at magiging reaksyon niya. Nilagay mo ba sa loob? Dapat nilagay mo para magkaroon na ako kagad ng pamangkin. Get niya pa. Ano ba, Bella? Kailangan ba ikwento ko pa talaga sa'yo ito yan? Asar pang tanong niya. Nang hindi siya sumagot, lumapit ako kay Monica. Umaasa ako magising na siya dahil kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Marami pa kasi akong gagawing trabaho doon. At higit sa lahat, kailangan ko pa rin to pa rin ang pangako ko sa ama ni Monica. Do you really love my cousin? Sa pagkakataong to, seryoso na siya at nakatitig pa sa akin nang tanongan niya iyon. Mahal na mahal. Sagot ko sa kanya bago bumaling sa natutulog na si Monica. I love her so much. I can and I will do everything for her. Hindi ako mangangako hindi ko siya masasaktan pero pangako sa sunod na luha siya ay dahil sa labis sa ligaya. Seryosong dagdag ko pa. Minsan na ako nagmahal na sobra noon pero ang pagmamahal kong yon para kay Vanessa na higitan ang pagmamahal ko ngayon para kay Monica. Sa pagkakataong to, hindi ko napakakawalan pa ang taong minamahal ko ngayon na siyang bumuo sa akin at nagturo kung paanong umusad pasulong para matutunang tanggapin ang sakit na nakaraan at yakapin ang magandang hatin ng panibagong bukas. Bella, hindi na ako maaaring magtagal pa.
Kailangan ko nang bumalik sa Manila dahil marami ako na iwang trabaho roon. Kailangan kong paghanda ng future namin ni Monica. Seryoso kong tinitigan si Bella na ngayon naman para nakatingin lang sa kawalan. Di ko mabasa ang emosyong nakabadha sa mukha niya. Ngunit alam kong narinig niya ako at naintindihan. Sige, ako nang bahala kay Monica. Sasabihin ko na lang din umalis ka na pagkagising niya. And don't worry, susunod din naman kami kaagad. Seryoso pa rin sagot niya. At akmang lalabas sa sana ako'y muli niya akong tinawag. Dahilan para mapahinto akong muli at mapatingin sa kanya. Pakiusap, sana mahalin mo ang pinsan ko at higit pa sa unang pag-ibig mo. Irespeto mo ang desisyon niya sa lahat ng oras. Paranas mo sa kanya ang kalayaan at kasiyahan na matagal niya nang hinahangad. Protektahan mo siya sa lahat ng uri o klase ng sakit at kapahamakan. Monica deserves someone who can move heaven and earth just to be with her. And I believe ikaw yon. Sana wag mo siyang saktan. Siya lang nag-iisa kong pinsan at mahal ko siya. Masaya akong iiwan siya sa mga kamay mo dahil alam ko, mabuti kang tao. Mahaba niyang saad bago ko nginitian na umabot pa sa kanyang mata. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba may nais ipahiwatig si Bella sa mga katagang binitawan niya. Nakaramdaman ako ng ilang, ngunit sa kabila noon, masaya pa rin ako dahil isang malaking bagay na para sa akin na malaman kong tanggap ako ng taong mahalaga rin sa babaeng mahal ko. With that, I just said thank you to Bella and leave me with a smile on my face. Monica's POV. Tatlong araw din ang mabilis lumipas at ngayon nga, dalawa na lang kami ni Bella dito sa rancho. Umuwi din sa wakas ang magkaibigang Baliw. Di pa nga sana uuwi si Leonardo dahil gusto niya akong kasabay na bumalik sa Manila para masiguradong babalik ako doon. Ngunit nang magising ako matapos na nangyari sa amin sa Pulse, wala na siya. Sabi ni Bella nagpaalam maayos si Leonardo sa kanya. Okay lang din sa akin dahil sa totoo lang, di ko alam kung paano ko siya pakikitunguhan at aakto sa harap niya matapos yon. Hanggang ngayon di ko pa rin lubos maisip kung ba't ako nagpatakay sa kanya at nagpadala sa kamunduhan ng pananabik. Peste, nakakahiya. Seryoso ka na ba kay Leonardo? Out of nowhere, Bella asked me that question. Yes, I want to be with him. I'm happy. I'm happy when I'm with him. Masama ba yon? Bella gave me a meaningful look as I say it. Di ko naman kasi talaga alam kung paano bang pumasok sa isang relasyon. Leonardo was my first and hopefully my last. As long as you're happy, hindi yun masama. Ang masama yung hindi yung pinaglaban yung nararamdaman nyo para sa isa't isa. Bella became more serious as she said that. Para may pinaghuhugutan or pinanggagalingan lahat na sinasabi niya. Tumikim lang ako bago nagtanong sa kanya. Ikaw ba? Sino sa dalawang gusto mo? Si Chad o si Ivan? Kuryosong tanong ko sa kanya. Obviously, she likes Chad, but Chad doesn't like her. Naging mailap ang mga mata niya nang tanungin ko siya, pero kalaunan sumagot din naman. Alam mong si Chad ang first love ko. He is my ideal guy, but when I'm with Ivan, I feel safe. I smile and laugh a lot. I can do and say whatever I want, but still, hanggang doon lang, kundi hindi pwede. Mahina niyang saad at nakatingin sa malayo. Bumuntong hininga siya bago yumuko at para nag-iisip. Bella, huwag mo sana ipagkakamali ang pagmamahal sa kaibigan lang. Tingin ko kapatid o matalik na kaibigan lang tingin ni Chad sa'yo. Pero maling natin, di ba? Baka mali lang din ang tingin ko. Tilingnan ko muna siya tinansya bago nagpatuloy sa pagsasalita. Hindi sa nangangialam ako at pinangungunahan ang desisyon mo, but I think Chad doesn't like you the way you like him. At di mo pa rin nakikita sa ngayon ang sa inyo ni Ivan dahil sa iba nakatuon ang pansin mo. Huwag lang sanang dumating yung araw na gusto mo pala siya higit sa pagkakagusto mo kay Chad. Kaya lang eh may nagmamayaring na sa kanya. Sunod-sunod ko pang sabi sa kanya. Sa aming dalawa ni Bella, kahit mas marami siyang karanasan tungkol sa mga love-love na yan, much mature pa rin ako mag-isip kasi sa kanya. Bella is some kind of jolly outside but soft inside. She may have be brave and smart, pero kung kikilalanin mo siyang mabuti, mararamdaman mong tulad ko'y nangaamot din siya ng pagmamahal at kalayaan. I was torn between two lovers. I like Chad, but he cannot love me back. While Ivan, he likes me. But I cannot just like him because I like someone else. Nakangiting saan niya na hindi naman umabot sa kanyang mga mata. She seems lonely, and I think she have a problem. Pero ang taray, haba ng hair ng peste, hindi naman masisisi si Bella dahil siya naman ang nakakaramdam ng kung ano mang nararamdaman niya ngayon. Pero isa lang sinisigurado ko, ano man ang mangyari, susuportahan ko siya.
Leonardo's POV. Meanwhile, on the way to Manila, Ivan asked Leonardo random questions. Sina Ivan at Chad ang kasama ko sa sasakyan dahil si Mateo tumiretso ng Zambales para sunduin ang mag-ina niya, habang iba ko naman kaibigan magkakasama sa sasakyan na Reynan. Nangangamoy ka, sana na yata tayo tsonga, biglang saan ni Chad habang nagmamaneho. Seryoso ka na talaga kay Monica? Tanong naman ni Ivan na kinakunot ng noo ko. Bakit? May gusto ko ba kay Monica? Balik tanong ko naman sa kanya. Na, she's all yours. But you know what? Kung hindi ko siguro nakilala na mas maaga si Bella, baka pinakasalan ko si Monica kahit dabag sa loob ko. Lalong kumunot ang noo ko sa sinabi niyang iyon. Ang bugok na Ivan na to, may lihim na pagtingin pa yata sa irog ko eh. Bakit mo pinakasalan kung nabag naman pala sa loob mo? Biglang tanong naman ni Chad. Dahilan para mapatingin ako sa kanya at hintayin ang sagot ni Ivan. Malaki ang utang nila sa amin. At alam niyong may kumpanya akong hawak. Sa pamamagitan ni Monica, matutulungan niya akong palagawin ulit ang kumpanya at binayad sa akin ng daddy niya. Sagot naman ni Ivan. So, muling tanong ni Chad. If we are married, kahit di madaling makuha ang tiwala kung mapipilitan akong pagkatiwalaan siya para matulungan niya ako sa pagpapalago ng negosyo. But Bella came out of nowhere. That's why I don't see myself marrying your cousin's nanny. Iling-iling pang sagot ni Ivan bago kampanding humiga sa kandungan ko. Agad ko siyang tinulak. Hiniya ang mahulog sa lapag. Aray naman, makatulak wagas ha. Alalahanin mo, kundi dahil sa akin, hindi sana kayo magkakatuluyan ni Monica. Nakasimangot pang reklamo ni Ivan bago mo po na maayos sa tabi ko. Muli naman nagtanong si Chad. Ngulit sa pagkakataong to'y sa akin na at hindi kay Ivan. Bakit insan, may kayo na ba? Nagtatakang tanong na naman ng chismosong si Chad. Sa aming magkakaibigan, kung si Mateo at Brian maihilig sa mga babae, si Chad at Reyna naman mga chismoso at si Ivan ang leader nila. Hina mo naman, tol. Kung di madaan sa santong dasalan, idaan mo sa paspasan. Nagmamayabang nadagdag naman ni Ivan. Binatukan ko naman siya, tsaka sinagot ang tanong na Chad. Monica is innocent. Ayoko siyang biglain at gusto ko iparamdam sa kanya na seryoso ko at di ko siya ginagawang panakiputas lang. Ayoko isipin niya na minamadali ko siya. Ayoko rin isipin niyang ginagawa ko lang siyang panakiputas para pagtakpan ang sakit na iniwan sa akin na nakalipas. I am very much happy now and I want to start my new life again with Monica. Though I will never ever forget the day that we made love in such a paradise. I smiled a little because of that. What about Vanessa? Nakalimutan mo ba siya? Biglang tanong naman ni Ivan. Kala ko talaga kayang para sa isa't isa. I mean, you and Vanessa are so in love with each other before. Tadhana nga naman. Hindi mo talaga malalaman kung kailan ka paglalaroan. Dagdag niya pa habang umiiling-iling at nagte-text. Yes, Vanessa and I are the perfect picture of a happy and in love couple before. Di man naging maganda ang pagtatapos naming dalawa, hangad ko pa rin ang kaligayahan at taos-pusong pagmamahal na sana'y makamit niya. She deserves all the happiness. She deserves all the love. She deserves to be successful at higit sa lahat. Deserve niyang lalaking pipiliin niya sa anumang sitwasyon at sa lahat ng pagkakataon. She will forever be in my heart. Hindi na yun maaalis or mawawala pa dahil parte na siya na nakaraan ko. Malungkot man o masaya, hindi ko may tatangging kasama siya sa halos kalahati ng buhay ko. Pero ibang kwento si Monica. She is my future. Without her, I don't think I can live my life again. Di ko naman na mababago pa ang nangyari dati. At kahit anong gawin ko kasama sa nakaraan ko si Vanessa. Pero hanggang doon na lamang yon. Humugot muna ako ng isang mahabang buntong hininga bago nagpatuloy. Higit sa inyong lahat, ako ang mas nakakakilala kay Vanessa at alam kong magiging masaya siya para sa akin. Ganon din ako sa kanya. Ano man ang maging desisyon niya, I will support her at hindi ko rin hahayaan na masaktan siya ulit dahil sobrang sakit na yun na iwan ko sa kanya. I hope she will find a better man. Mahabang salaysay ko. Kilala ng mga kaibigan ko si Vanessa dahil sinasama ko siya dati at ipinakilala ko na rin sa kanila. Tayong si Chad lang di pa nakakakita sa kanya. Dahil nga wala si Chad noong panahon magkasintahan pa kami ni Vanessa. Vanessa is part of my past, while Monica is my present and my future. Yes, I claim that, dahil hindi ko na siya pakakawalan pa kahit anong mangyari. Eh ikaw, Chad, kamusta naman ang buhay pag-ibig mo? Tanong na naman ni Ivan.
Mukhang marami nakareserba ang tanong ang peste para may mapag-usapan lang. Nothing much. Hindi ko pa hinahanap yung the one ko eh. Bale, walang sagot naman ni Chad na kinakunot ng noo ko. Nabalitaan ko nagalit ang kanyang ama dahil may isang ginang na nagsasabi si Chad ang ama ng kanyang hindi pa sinisilang na anak. Gusto ko nga sanang tanungin pero ayoko ng pangunahan siya. It's up to him kung gusto niya ikwento sa amin or hindi. And my little sister is also coming. Dagdag sakit ng ulo pa si Raynan. Nakamustahin natin. Tatawa-tawang komento pa ni Ivan. Hey, don't open that topic. Hanggang yun na alibad pa rin ako kapag nag-aaral ako yun. Yung pesting yun? Sagot na balit siya na napapailing pa. Hindi ko naman masisisi si Raynan. Ang iyong kapatid na babae isang sira. Naalala ko pa sinumpa ni Raynan ang kapatid mo eh dahil lagi siyang iniinis. Mabuti na lang talaga kay Raynan siya na humaling. Kawawang Raynan. Well, may mga bagay sa nakaraan na hindi na talaga maibabalik at maitatama. Kaya nga mas mabuting isipin na muna ilang beses bago gawin para hindi na muling magsisi sa kasalukuyan. Dahil binuksan ni Ivan ang usaping yon, napangiti na lamang ako. Ngayon alam ko na, na hindi lang ako ang maraming pagkakamaling nagawa. Sabi nga nila ako sa tingin mo pangit ang istorya ng buhay at nakaraan mo. Bakit di mo subukan pakinggan ang nakaraan at istorya ng iba? Kasi doon mo lang malalaman na may mas papangit pa pala. And I'm glad na hindi ako nakakaranas ng pagiging miserable. But still, we're looking for a brighter day. Tunay ngang may magandang araw na sisilay pagkatapos ng ulan at ang bahagharing mabubuo nito ang siyang tatanawin natin ng masaya at nakangiti. Monica's POV. Sa kabilang banda, sabay bumiyahe si Monica at Belle pabalik din sa Manila upang ipagpatuloy ang mga trabahong naiwan nila sa syudad. Alam mo Monica, ba't di mo rin bilhin kay Leonardo yung kumpanya ninyo? Malay mo ibenta niya ulit, diba? Maang nasaad ni Bella sa akin habang nagmamaneho. As if naman may pera akong pambili. Knowing Leonardo, mauta kang lolo mo, lalo na pagdating sa negosyo. Tsaka okay na rin yun. Tiwala naman akong aalagaan ni Leonardo ang kumpanya. Mahabang sagot ko sa kanya. Oo, nakakalungkot isipin. Wala talaga sa pamamahala namin ang kumpanyang matagal nang pinaghirapan ng magulang ko. Pero napunta naman yon sa kamay ng isang responsableng tao. Kaya hindi na rin masama. Nakakapanghinayang lang dahil wala naman lang ako nagawa para isalba yun. Wala naman yun sa amin ngayon, at least it falls on Leonardo's hands. And I trust my man. May tiwala ako sa kanyang gagawin niyang lahat, hindi lang para sa kumpanya, kundi para rin sa ikabubuti ng mga empleyado doon. Di sa lahat ng pagkakataon mananatili kami sa itaas, and I accept that. Naniniwala pa rin ako sa mga kasabihan nila na makakaranas ka muna ng pagkabigo bago ka matutong tumayo, para magpatuloy sa buhay na parang isang laro.